Nalasa 6:45 na dahil sa dumaraming ospital na napupuno na para sa COVID patients at iba pang issue kaunay ng pagpapagamot sa mga tinamaan ng sakit. Makakapanayam natin ang bagong talagang anti-COVID treatment czar, si DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Yusek Vega, good morning, Egan, Connie at Susan. Morning po, sir. Good morning sa inyong lahat. Egan, good morning. Mm-hmm. Kamusta na po yung kabuang kapasidad ng mga ospital sa bansa? May mga nagsasabi yung porsyento nila, okupado na po yung ilang espasyo diyan at ilan pa yung kaya ma-accommodate na COVID patients sa mga ospital na yan. Privado at saka gobyerno, di ba? Ito yung nililegwork namin, Egan. Kinakausap namin dahan-dahan ng mga private institutions, mga hospital chiefs, na mag-allocate ng a bigger or mas malaking percentage sa mga COVID clients nila. So, ang iba kasi, meron lang mga 5%, 10%. Ang administrative order kasi ng Department of Health, at least ang minimum mo 20%. Para ma-open naman ang bed allocation for sa mga private institution. Ganun din sa pampubliko, lalong-lalo na sa mga retained hospitals. Opo. Kailangan pwede sila mag-expand from a minimum of 30% to 60% kung magkaroon man ng increase in volume in patients or surge kung tawagin. Mm-hmm. So itong preparedness kasi, kailangan ng expansion, medyo nasa kakayahan yan ng mga hospital chiefs. Kaya parati kami nag-uusap every day na kung anong nangyayari at saka pwede namin makaprovide. Ito yung ginagawa din namin ngayon, yung dashboard, para makita naman ang census ng iba't ibang hospitals at alam nila kung saan mag-refer. Kasi yun ang kailangan, mas magandang networking at sa collaboration between public and private. Opo. Ito yung nilelegwork namin ngayon, Iga. Opo. Yusek, gusto ko lang idugtong, kasi may batas tayo na bawal tumanggi, di ba, ng mga pasyente. Pero referral ho ang sinasabing termino nilang ospital na talaga hindi na ho kaya nilang tumanggapan ng COVID-19. Oh. So, saan pupunta itong mga pasyenteng ito? Tamang-tama yan, Iga. Yan ang referral. Dapat ma-coordinate yan, mga coordinated referrals. No? Kaya magtawagan ang hospitals through our command center. Ito yung tinatayo namin, parang one command center na ma-identify kung saan yung mga bakanting or spaces na pwedeng paglagyan ng pasyente, lalong-lalo na yung mga severe and critical, kasi ito yung nangangailangan ng urgent care. Opo. Kung kailangan ma-transfer, ma-transfer ka agad para you can save lives. Ito yung tinatawag yung parang yung one hospital command system. Oo, ito yung parang gagawa kami ng network, ng sistema, na para ang collaboration ng public, private, and even mga local government units na on board naman po ang mga mayors na it would be easy to cross-refer para hindi mahirap sa mga pasyente. Yusek, paano naman ho susolusyonan yung issues ng understaffing, yung kakulangan sa PPE, yung pagka-overwork ho ng ating mga medical frontliners, sapat ho ba yung mga hospital staff natin? Dahil mahaba pa ho yung laban natin, Yusek Vega. I know. We have to live with the virus. Pero alam mo na nangyari dun sa Cebu, yung pagka nagkaroon sila ng crisis, lalong-lalo na sa privadong hospital, ano? Ang ginawa po ng Department of Health, nag-augment ng human resource for health. Nag-infuse ng doctors, nag-infuse ng mga medtechs, nurses. Mm-hmm. Talagang tumulong ang Department of Health. Kaya sa mga crisis na ito, kung makakaroon man dito sa NCR na nagkaroon ng surge or mag-understaffing na yung mga private hospitals, handa naman tumulong ang Department of Health sa human resource augmentation. Ito yung napakita na namin doon sa Cebu. Hindi lang yung human resource, pati resources na rin, mga supplies and everything para maano nila. They can meet head-on yung mga crisis nila doon sa hospital. Yusek, good morning. Si Connie Season po ito. Good morning po. Sa pag-expand po ng allocation ng beds and the resources for COVID-19, paano po masisigurong hindi ho mako-compromise naman yung pag-asikaso sa ibang sakit na hindi ho COVID-related, no? O hindi COVID. Halimbawa po, yung tag-ulan, di ba, meron pa rin pa tayo mga kaso ng dengue, leptospirosis, and of course, yung ibang mga ICU cases, no? Mga heart attack at iba pa. Yan talaga, that needs a balance. Nasa ano yan? Nasa clinical management, sa hospital director, paano niya gagawin yan? Lalo na itong sinasabi mong dengue. Kasi mag-i-impact din yan lalo na sa COVID cases. Dahil alam mo, pareho ang sintomas yan. And most of, kadamihan yan, magiging suspects and probable.
So ang isa dyan talaga is kailangan ng fast turnover ng diagnosis. Kung dengue yan, kailangan ma-diagnose niya na dengue kagad para ma-isolate sa isang dengue ward. Mm-hmm. At saka kung suspect probable naman na COVID, kailangan magkaroon ng minimum of chest x-ray kasi nakikita na kagad dyan sa chest x-ray kung meron kang mga consolidation, kung meron kang parang pneumonia na going on, or kung meron kang gene expert machine na pwedeng in 45 minutes ma-identify mo kagad yung COVID patient mo, mas maigi. Kasi ang ito ngayon, pag nag-impact yan, kailangan kasi ang turnover mabilis, kailangan ang triage mo sa hospital mo mabilis din sa classification. Dapat ganun eh. Dapat ganun ang gawin. Okay. Yusek, salamat po. Ingat salamat po kayo. Salamat po, Yusek. Thank you, sir. Salamat sa inyong lahat. Ingat po. DOH Yusek Vega. Ayan.